kasabihan niya, di ba, na may mga bagay na makakalimutan ng isip, pero hindi makakalimutan ng puso. So, hi guys! Welcome back to my channel. Medyo iba yung intro natin ngayon kasi medyo seryosong bagay yung pag-uusapan natin. Hindi yung mga jack and poy na topics. So, total naman na lagi tayong merong mga hugot sa bawat video. Bakit hindi tayo gumawa ng video na tungkol sa hugot lang, diba? And alam ko naman na madaming makaka-relate yan. So, yung title ng video na to is Paano nga ba makalimot? Paano mo makakalimutan yung taong sobrang naging importante na sa buhay mo? Paano mo rin makakalimutan yung taong minahal mo na higit pa sa sarili mo? Alam ko na sobrang hirap mag-move on and hindi talaga madali yun. Lalo na kung ginawa mo naman lahat para sa kanya and nagpakatotoo ka sa nararamdaman mo. Kasabihan niya, di ba, na may mga bagay na makakalimutan ng isip, pero hindi makakalimutan ng puso. Mahirap, masakit at matagal, pero kailangan mo din maging masaya and matutunan mahalin ang sarili mo. So itong video na to, magbibigay ako ng ilang mga advices or tips kung paano nga ba makalimot sa taong minahal mo. Unang-una, tutulin mo lahat ng communication mo sa kanya. Kahit pansamantala lang, hindi ito pagiging bitter or pagiging mahina. Kasi kailangan mo ng sobrang lakas ng loob para gawin to eh. Isipin mo yung iiwasan mo yung taong sobrang naging parte na talaga ng buhay mo or buhay mo na nga eh. Ang tawag doon, pagiging matapang, kasi isipin mo yung kakayanin mo kung gaano kahirap yun. Pero kailangan mong gawin kasi yun para sa sarili mo. Kasi aminin naman natin, di ba, after ng breakup, hindi mo maiiwasan na hindi stalk yung ex mo kung may kausap na ba siyang iba, kung may nagpapasaya na ba sa kanyang iba, or masaya na siya ngayon na wala ka. So kailangan putulin mo muna lahat ng communication mo. Panandalian lang naman. Pangalawa, magpaka-busy ka. Huwag na huwag ka mag-isente sa kwarto after ng breakup nyo. Kasi maalala mo lang lahat ng mga alaala nyo. Gawin mo muna yung mga sa bucket list mo, or magpaka-busy ka sa work para hindi mo maalala yung mga magaganda nyong alaala. And siyempre, pag naalala mo yun, may iyak ka na lang, di ba? At least ngayon single ka na, kontrolado mo yung oras mo, magagawa mo na lahat ng gusto mong gawin. Kasi dati, binibigay mo lahat ng oras mo sa kanya, di ba? Mag-focus ka muna sa sarili mo. Pangatlo, alagaan mo yung sarili mo. What I mean sa alagaan mo yung sarili mo is mag-travel ka, magpamasahe ka, idaan mo sa kain yung kalungkutan mo. Yun yan, di ba? Pag kumakain ka, nagiging masaya ka. Kailangan mong alagaan yung sarili mo kasi wala na siya dyan para alagaan ka. Pang-apat, mag-isip-isip ka. Kaya mo lang isipin yung mga nangyayari sa relasyon nyo. Isipin mo yung naging problema nyo or yung pagkukulang mo sa kanya kung bakit naging ganun yung relasyon nyo. Kasi hindi naman magkakaganon kung walang mali, di ba? So, alamin mo kung ano yun. Kailangan mo malaman yung mga pagkukulang mo. Siyempre para maayos mo rin yung sarili mo and hindi mo na maulit yung mga pagkakamaling yun sa next mong relasyon, di ba? Gawin mong motivation yung mga pagkakamaling yun para maging better ka. Ikalima, acceptance. Alam ko na gusto mong gawin ang lahat para magkaayos kayo. Siguro for now, kailangan mong tanggapin na mas maganda if magkanya-kanya muna kayo. Siguro kaya naging ganyan yung relasyon nyo. Baka meron pang kayong mga bagay na muna na gusto nyo munang or mga bagay na kailangan mo munang gawin. Makaka-move on ka lang naman kasi ng buo kung tanggap mo na tapos na. Kaanyo, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na magmahal ulit. Okay lang naman na may feelings ka pa rin sa ex mo kasi naging masaya ka naman and meron kayong pinagsamahan and meron din kayong mga matatamis na alaala. Sobrang hirap kalimutan talaga. So okay lang naman na meron ka pa rin feelings sa ex mo. Pero wag na wag mong isasara yung puso mo kasi mali mo na dyan na yung right person para sa'yo, di ba? Pero dahil takot ka masaktan ulit at mga na-experience mo sa ex mo, parang yung kukumpare mo sa kanya, parang magiging ganun din siya sa'yo. So parang linalayo mo na agad yung sarili mo sa kanya. Parang yung kanta ng Blackpink yan eh, yung Kill This Love. Parang ganun yung bago ka pa masaktan, pinapatay mo na agad yung pagmamahal. Dahil takot kang masaktan at ayaw mo na mangyari mo nangyari sa'yo. So iniisip mo na mangyayari ulit yun sa present mo. At syempre kahit gusto niyang kayanin para sa'yo, susuko at susuko siya sa'yo at mawawala. So what if siya yung right person, di ba? Kahit siguro naman bigyan mo naman siguro ng chance yung taong yun na patunayan yung sarili niya. Ikawalo, maghintay ka. Alam ko na hindi ganun kadaling kalimutan siya. Oo, nasaktan ka at gusto mo siyang kalimutan. Pero hindi ganun kadali talaga yun eh. Kahit paano mo isipin. Kahit ipilit mo pa sa sarili mo na huwag mo siyang isipin, sobrang hirap talaga dun eh. Hindi mo rin magagawa yun kung alam mo sa sarili mo na mahal mo pa rin siya. Yung time magiging okay ka din, hindi mo talaga siya makakalimutan, pero yung alam mo yung
yung pain, babawasan ng time yan habang tumatagal. So yun, magtiwala ka lang, magiging okay din ang lahat. Until na maging masaya ka ulit. Tandaan nyo guys na okay lang umiyak. Masaktan kayo kasi minahal nyo talaga eh. Eh alam ko na sobrang sakit noon. Pero lagi nyo rin tatandaan na magiging okay din ang lahat. Basta magtiwala lang kayo, magiging okay din ang lahat. Basta itong importante, alam mo sa sarili mo na ginawa mong lahat and trinay mo lahat and kinaya mo lahat para sa relasyon nyo, para tumagal and maging strong. Pero siguro may mga rason talaga na ganun talaga. Pero yun nga, kung kayo talaga sa huli, magiging at magiging kayo pa rin. Siguro sa buhay kailangan mo muna siguro makalimot bago maging masaya ulit. Ayun guys, hindi ko alam kung nakatulong ako sa inyo or may natuloy yung mga sinabi ko sa inyo. Pero sa mga nangihina dyan, stay strong sa inyo. Kaya nyo yan, tiwala lang. You deserve so much love and respect. Huwag na huwag yung iisipin na worthless kayo. Sobrang worth it yung mahalin, tandaan nyo lagi yan. And darating din yung right person para sa inyo na mamahalin kayo kung sino kayo. And yung magpaparandam sa inyo kung gaano kayo ko worth yung mahalin. Hanggang dito na lang siguro tong video na to. Kung may natutunan kayo sa video na to and sa mga sinabi ko, please don't forget to like and i-comment nyo na rin and mag-subscribe. Maraming salamat. Hanggang sa muli.